Walang magulang o pamilyang nais maghirap ang kanilang anak. At dahil nga sa hirap ng buhay, ay kailangang magsakripisyo kung matustusan ng araw-araw na gustusin at upang mabigyan ng edukasyon ng kanilang anak. At gaya ng iba, ganito rin ang aming nararanasan. Aking ibabahagi ang buhay na aming nararanasan sa kasalukuyan. Hi, ako nga po pala si Kiervin Gardanozo. Ang aking gagawin ay ang pagdodokumento patungkol sa aking magulang. Tara! Ito nga po pala ang aking tatay. Si Tatay Eric po, Gardanozo. Tapos ang aking pong nina. Ang aking pong nanay ay si Maribel Gardanozo. Ito nga po pala ang aking mga kapatid na si John Basser and ito po si Derek. Ang aming pong kuya na si Jericho po ay wala po siya dito at nagtatrabaho na po siya. Hirap makarinig ang tatay ko dahil sa aksidente noon. Nabasag ang eardrums niya at nabali na rin ang kaliwang binti niya. Ganon din ang kanyang panga. At ngayon ay maayos na dahil na-operahan na ito. Ganon din si mama. Nabalihan ng braso. Minsan ay sumasakit ang bali niya sa kamay dahil sa mga binubuhat niya na mabibigat. Minsan ay hindi na malayan ni mama na nalalaglag ang mga dinadala niya. Gigising ng alas 2 ng madaling araw si mama para mamalengke. Hindi kasi kaya ni papa na tulungan si mama dahil lumalabo ang mata ni papa at hindi pa ito nakakarinig ng mabuti. Pagdating ni mama ay gigising na si papa para tulungan si mama sa pagluluto. Pagkatapos magluto ay ibabalik nila ito at ilalahok sa ibang barangay. Si papa ang magdadrive at magtatawag ng mga bumibili at si mama naman ang magsasakay. Ito ang munting karinderiya nila mama at papa. At kahit pagod at puyat sila, patuloy pa rin ang pag-aanap buhay nila para sa aming magkakapatid. Upang mabigyan kami ng edukasyon at mga gusto namin. Sapat ang kita nila mama, ngunit kapag umuulan, ay hindi sila nakakapagtinda. Kahit na nakatira na ako sa aking tita, ay tumutulong pa din ako sa kanila. Minsan, kapag wala akong pasok at wala akong ginagawa kina tita, ay pinaglalaba ko sila para hindi na maglaba si mama pagkatapos nilang magtinda at para mapahinga na ang braso at baka sumakit pa ito. Nandito po tayo ngayon sa bahay ng aking tita na kung saan dito na po ako nakatira simula po nung naging grade 9 po ako. Tara po! Ito nga po pala ang aking tita na si Winnie Gardanozo. Siya na po ang naging guardian ko simula po nung lumipat po ako sa bahay nila. Ito po ang munting sari-sari store ng aking tita. Dito po ako ay madalas ay gumawa ng project sa tuwing pag-uwi ko ng school. Dito na po ako dumidiretso upang gumawa ng assignment or project po na. Tumira ako kina tita nung mag-grade 9 na ako at hanggang ngayon ay dito pa din ako nakatira. Pinag-aral ako ni tita at siya ang naging guardian ko dahil siya ang nagbibigay ng pangangailangan ko. Kaya balang araw ay susuklian ko ang lahat ng tulong na binibigay niya sa akin. Siya ang naging pangalawang ina ko dahil napamahal na ako sa kanya. Na kahit hindi ko man madalas makasama ang mga magulang ko, lumalabas naman kami paminsan-minsan
Kaya, lalo ko pang pagbubutihan ng pag-aaral ko para sa pamilya ko at para sa tita ko. Ito ang simpleng buhay ko. Ito ang simpleng buhay ko. Ito ang simpleng buhay ko.